sa August 4, 1 week mula ngayon, eligible na si LeBron pumirma ng contract extension sa Los Angeles Lakers. Ang posibleng pirmahan niya ay $97 million sa loob ng 2 taon. Yan na ang pinakamalaking pwedeng makuha ni LeBron sa ngayon dahil papatak na siya ng over 38 rule. Hindi na kasi pwedeng bigyan ng max contract na 5 taon talaga si LeBron. Hanggat hindi pa dumadating yung araw ng August 4 or August 5 sa Pilipinas ay wala pang kasiguraduhan na mag-i-stay talaga si LeBron. Dati lumabas yung balita na hindi siya pipirma sa Lakers kung hindi makukuha si Kyrie via trade. Si Kyrie naman nagkaroon ng report na susubok ulit sa Brooklyn dahil nga nawala na yung mandate sa NBA for next season. Kung hindi pumirma si LeBron ng contract extension sa Lakers ngayong taon ay merong magbe-benefit talaga doon. Nung nakarang All-Star Game nung February 2022 ay nagkaroon nga ng balita na open pa rin siyang bumalik ng Cleveland at doon mag-retire kung saan posibleng makasama niya si Bronny. So ito talaga yung topic tungkol kay Bronny James dahil may balita di umano na balak alisin ng NBA ang one and done rule. So ibig sabihin, lalong mahihirapan ngayon yung mga college player na nasa edad 21 years old pataas na makapasok talaga sa draft. So hindi pala mapili sa draft dahil common ngayon yung mga players na nasa ganong edad na bibihira talaga mag-focus yung isang team. Gaya na lamang ni Luca Garza, yung 2023 hanggang 2024 class, ito yung papasok ng college, marami daw mga prospect talaga at kalimitan mga second generation player pa. Kasama na doon si Bronny. Sa interview ni Commissioner Adam Silver, parang hindi maganda yung policy ng one and done. Marami mga prospect noong 2022 na mga high school pa lang ang hindi nakasali dahil sa rule na yon, na kailangan 19 years old at 1 taon ng graduate sa high school. Since 2019, binabalak na talaga ng NBA Player Association na tanggalin ang one and done rule. Since napapag-usapan na noon si Bronny at LeBron tandem. Inaantay talaga yun ng ibang mga fans pero base kay Commissioner, kailangan munang mag-intay ng next collective bargain agreement discussion sa 2024 kapag nag-expire yun. Nung mga nakaraang taon na masasabi mo talagang pinaka-hype na draft class ay yung 2019. Pwede din masabi yung 2021 after kasing sinabi yun ni Commissioner Adam Silver na posibleng mawala yung one and done rule, yung mga scout ng NBA nagpuntahan agad sa mga bigating tournament at isa doon yung Nike Pitch Jam. At mostly nag-focus sila sa 15 and under. 30 minutes to 1 hour bago yung laro, ando na agad yung mga scout. Naglaro din kasi doon talaga si Bronny pero ibang division. Ang gusto kasi nila ay makauna kung sino ang tatargetin nila para sa kanilang mga teams at isa nga doon nakita ay si Cameron Boozer, ang anak ni Carlos Boozer na dating ka-teammate ni LeBron sa Cavaliers kung saan naman binabalak ni LeBron na bumalik kung saan makasama niya ang anak niya. 15 years old na itong si Cameron Boozer na meron din siyang kakambal. Papatak kasi siya ng 17 or 18 years old kapag nawala na yung collective bargain agreement regarding sa one and done rule. Number 1 freshman kasi siya sa US ngayon. Inaabangan rin siya ni Joan Howard ng Michigan para makuha sa college team niya. Yung iba naman sinasabi niyang susundan ang tatay niyang si Carlos Boozer na naglaro sa Duke. Sa ibang mga report naman ay tinatarget agad siyang makuha ng mga NBA teams kapag nawala yung one and done rule. Dahil technically, 2026 talaga siya magiging eligible sa NBA draft at 2 years yun after matapos yung collective bargain agreement. Ito kasi yung parang nangyayari. Dahil dati, nung mga time na papasok si Zion or sasali ng draft, naging issue yung paglalaro ng mga players sa college kesa dumiretso ng NBA. Ito yung mga top prospect. Nung sumunod kasi mga taon ay parang humihina na yung mga hype regarding sa mga draft class. Ang ibang issue pa kasi doon ay sumusunod na nga yung ibang mga batang prospect na maglaro sa ibang bansa kaysa maglaro sa college. Kaya ang ginawa pa ng NBA, naglagay sila ng alternative. Ito ang G League Ignite. Na nakukuha nga doon yung ibang mga top prospect kaysa maglaro sa ibang bansa or sa college. Si Bronny naman makakapaglaro talaga sa NBA sa 2024-2025 season. Eligible pala. Doon din malalaman kung tatanggalin na ang rule regarding sa one and done. Tapos si LeBron ay 39 years old na going 40. Pero ito pa kasi yan, kalimitan kasi dati kapag after ng kanilang junior year, yung mga top prospect kasi dati or lapitin ng media ay meron na silang napipiling malalaroon sa college. Ngayon si Bronny wala pa. Yung Duke or Kentucky ang malakas sa radar ngayon. Yung 2 teams din na yan, as usual, nakakuha na naman ang top 10 prospect. Pero dahil dyan,
open pa ang possibility na si Bronny ay dumiretso ng G League Ignite kesa tumuloy ng college.